Bawat mutya ay may kakaibang kwento kung paano ito nakukuha at kung ano ang kakayahan nito. Mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat, mga bro. Ngayong araw na to ay ipapakita ko sa inyo, mga bro, ang tinatawag na mutya ng isda. Bago ko pala ipagpatuloy, mga bro, ang maikli kong kwento, ay huwag mo namang kalimutan mag-subscribe sa akin pong munting channel. Salamat. Marami tayong makukuhang mga mutya sa kabundukan man o sa kapatagan. Meron ding makukuha sa batis at sa mga ilog. Pero itong ipapakita ko sa inyo, mga bro, ay isa pong mutya na makukuha ko lamang sa isda. Alam nyo ba na ang mutya ng isda ay isa ding lucky charm? Ito ay nagbibigay ng swerte sa sino mang may tangan ito. Nagbibigay din ito ng positibong enerhiya. Ito ay kontra anxiety, kontra pagkabalisa. Pwede din itong maging anti-stress o mawawala ang stress sa iyong pag-iisip. Kadalasan, ang mutya ng isda ay makukuha sa ulo ng isang uri ng isda na tinatawag na balanak o banak. Meron din ito sa uri ng isda na danglay ng pangalan. Pero kadalasan nga sa ulo ito nakukuha, at ito ay kambal. Pag nakakuha din kayo ng igat na isda o elfish o tinatawag na pais sa Bisaya, pag malaki ang inyong nakukuha, ay subukan nyo munang hiwain ang ulo nito. Kasi nga,
makakakuha din kayo nito ng kambal na mutya. Ito pong nakukuha ko mga bro ay kakaiba kasi nakatusok siya sa buto. At saka malapit na ito sa buto. Pinaniniwalaan na malakas ito pag ito ay itinali mo sa baywang. Pag ang mutya ng isda ay napabasa mga bro ay nagiging transparent po ito. Ito po ay patunay base po sa aking eksperyensya. Kaya maswerte ako mga bro dahil nakakita ako dito na kakaiba. Na hindi katulad sa ibang mutya ng mga isda na sa ulo ito makukuha. Na kadalasan ay kambal ito. Pero nga ito pong sa akin mga bro ay dalawa din ito na parang iniipit ang isa niyang buto na para bang tinutusok ito. Kaya mga bro, pag-aaralan ko pa din kung ano pa po ang pwede pa pong magagawa nitong mutya ng isda sa baywang. Ngayon mga bro, kung nagustuhan nyo ang aki pong maikling kwento tungkol sa mutya ng isda, ay huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para naman ma-update kayo sa mga susunod kong mga kakaibang kwento tungkol sa mga mutya. Yun pong pagpaparapol ko pala mga bro ng mga bulaklak ng tanglad ay hindi ko pa nagawa. Kaya hintay-hintay na lang ng mga kunti mga bro at pagkakaabangan ito kasi ipamimigay ko ito ng libre. Kaya hanggang sa muli mga bro, huwag kalimutang mag-subscribe sa akin pong munting channel. Maraming salamat at saka bye-bye.